Grabe talaga yung presence ni Winzz so far throughout this game. Na siya yung nagsiset ng over and over again ng nanakaw lang ng buff dito si ano si Winzz. Basically, fast forward natin. Ang MVP for me is si Winzz. Welcome back again guys. Alam kong matagal ako nawala. May mga inaasikaso lang about sa personal life ko. Anyway, babalik tayo. We're making a comeback. Everyday upload again guys. Tapos na ang gagawin ko. So, ngayon, eto naman na sikasuhin natin yung YouTube ko. We're back online. Simulan natin sa isang Helcurt bottom lane. Bottom lane in 1-3-1. Wala. Hindi ko alam kung nakagawa na ako ng content for bottom lane sa 1-3-1. Ang alam ko, hindi pa eh. Kaya gagawin natin yun sa video na to. Anyway, eto guys. Nakikita nyo naman. Ang power spike ng Helcurt, nakikita na agad yun sa simula. Eto, alamin nyo ano ang magandang timing to engage, to aim for a kill. Ayan o. Example yan guys. Hindi ko ginamit agad yung second skill ko knowing na papasok yan eh. Papalag yung X-Borg. Hindi niya pwedeng ano, hindi niya pwedeng ibigay ang farm sa isang Helcurt. Kaya, syempre, all he can do na lang, ang magagawa niya na lang guys is to contest. Pero, syempre, hindi niya naisip siguro na mas malakas ang burst damage ng isang Helcurt kesa sa DPS niya. And nakikita nyo naman na bush gaming ako dito guys. Mahalaga ang bush game sa isang Helcurt given na hindi siya isang hero na malikot. Hindi talaga malikot ang Helcurt guys. Burst yan. Siya yung hero na abang-abang lang lagi. Lagi lang kayo mag-aabang guys. Then again, hindi ako professional mag Helcurt. Eto nakita ko nawawala yung Lancelot sa mid kaya... Ano, pinakita ko na sa map. Replay lang to guys eh. Kaya nagtago ako sa bottom bush guys. Kahit nakikita ko yung ano, X-Borg, hindi pa rin ako lumalabas. Kasi, pagka nawawala talaga yung kalaban sa map guys, si Helcurt isa yung vulnerable hero. Vulnerable, sobrang vulnerable ng isang Helcurt guys. Maliban na lang pag may SS siya. SS siya first skill. Pag nagamit ni Helcurt yung first skill niya guys, wala na siyang ibang panakas. Kaya, mas maganda yung bush game talaga. Ayan o. Tamang pitas lang tayo guys. Alamin nyo anong mga clash na anong palagan ang kaya nyong pasukin. For example nga niya no. Pag alam nyo nang hindi kaya, wag nang pilitin kasi dadagdag lang kayo sa isang error. Nadagdag lang kayo sa error guys. Then again, nilalaro ko tong game na to guys. Ano ako? Lag. Lag ako sa game na to. Promise. Mapapansin nyo yan mamaya. Sooner, mga mid game. Mapapansin nyo yung ano, lag ko sa mid game guys. Kasi, nirecord ko to. Naglaro ako na itong game na to. Ano? Medyo maaga-aga pa guys. Kumbaga lag pa yung ano, net namin. Ayan. Tamang objective lang guys. Ganyan ang trabaho ng isang Helcurt sa side lane. Survival talaga guys. Tatandaan nyo. Pag nawawala yung kalaban, ayan, nag-SS ako to cover up an escape. To cover yung escape ng isang ano, isang panda. Si Papi Akai.
Talagang sinadya ko yun, guys. Alamin nyo kung kailan maganda gumamit ng SS, guys. Kahit na wala kayong mapatay, as long as may magawa kayong pakinabang sa isang timing. Ayan. Nakapitas pa nga tayo ng X-board. And guys, hindi ako basta lumalabas given na may nakita akong farsa. Ang farsa kasi talaga, guys, pagka na-timingan ka ng mga skill niyan, kahit mapasokan mo siya, ikaw ang lugi. Yan, kita nyo? Yan ang importance ng ano, guys, pagtago sa bush. Kasi pag kayo ang naunahan, kayo ang lugi. Ang Helcurt talaga biglaan yan, guys. Ayan, nakita ko yung X-Borg, di ko na tinuloy. Mapapatay ko yun eh, mapapatay ko yung ano, guys, yung Farsa dahil meron akong Petrify. Pero nakita ko yung X-Borg. Wala na akong panakas pagka tinuloy ko pa yun. Kaya might as well back out na lang. Alamin nyo ano ang laban na pwede nyo kunin. Ayan, guys. Dito na papansin ko na yung lag eh. At this point of the game, medyo delayed na yung mga skill ko dito, guys. Mapapansin nyo maya-maya lang. From 6 minutes onwards. Pero hindi, huwag nyo hahayaang matilt kayo ng lag, guys. Kasi pagka natilt kayo ng lag, maliban sa mahina na signal nyo, maano pa kayo. Parang di kayo makakapag-focus dahil nga naiinis kayo. Eto, guys, since nasa mid sila, busy sila sa clash, ako na kumuha ng turtle. Kasi, pag sumama ako, syempre makakapitas kami. Pero nakakalimutan yung objectives, guys. Mas mabuti nang kunin ko na yung turtle. Saka ako papalag, guys, pagka nakuha na yung turtle. Nakuha na yung objective, meron pang police. Meron darating ng late. Ayan, no? Pansin nyo, guys, late na nagagamit yung second skill. Talagang lag na ako at this point, guys. Para sa mga magtatanong bakit di ako kumukuha ng red buff, 1-3-1 to, guys. Ayan, no? Tignan nyo yung ano. Lag na ako dito, guys. Lag na ako sa point na to. Kaya nag-iisang pindot na lang ako ng mga skill. Napapansin, you can feel the lag, guys. Pero tuloy tayo sa laro. Balik tayo sa side lane, guys. Yun lang talaga mahalaga sa Helcurt sa early game ng game. Yun yung bush game lang pagka wala yung kalaban sa mapa. Kasi mahalaga yung bush pagka Helcurt, guys. At tamang abang-abang lang lagi, guys. Pag nagamit mo yung first second skill mo, wag mong, hindi siya basic attack type, guys. Oo, masakit basic attack ni Helcurt, pero hindi siya basic attack type na hero. And makikita nyo yung isa pang point ng lag dito, guys. Ayan, no? Huminto. Huminto siya, guys. Ramdam ko yung lag at this point, eh. Talagang, ano. Pero hindi ko hinayaan matilt ako ng lag. Talagang focus na lang. Might as well focus kesa dalawang issue pa tumama sa akin na tilt na ako, lag na ako, na tilt pa ako. Kaya lag or not, guys, huwag kayong iiyak. Focus instead na magano kayo, iyak kayo. Instead na umiyak kayo, mag-focus na lang kayo sa game kasi mahalaga talaga ang focus. The mindset wins games, guys. Kung sino ang may pinakamatinong mindset, siya ang panalo. Ayan, no, lag din to, guys. Late akong nag-first skill out. Pero okay lang yan, guys. Basta bawi lang tayo ng bawi. Then again, hindi naman ako pro mag-Helcurt. Actually, ito ang isa sa pinaka-unused hero ko. Oo, may skin ako kay Helcurt, pero hindi ko siya ginagamit. Real talk lang, hindi ako gumagamit ng Helcurt. Kasi talagang ako yung type ng player na gumagamit ng makukunat na hero, tsaka matataas yung burst tsaka escape potential.
pagka gumagamit ako ng core, it could be Ling, Farsa, mga ganong hero. Mga ano guys, may mga panakas pa. Tapos timing lang ang labanan. And hindi ako pumapasok sa bush guys kasi nawawala yung ano eh, Lancelot tsaka Atlas. Kaya pangit talaga mag-dive guys. Pangit mag-check bush ka. Ayan o. Kita nyo yung ano, wala kaming vision. And nagtago ulit ako sa map. Nagtago ulit ako sa bush. For a potential to burst. Kaso ang sakit. Ito guys, nahihirapan na kami mid-game. Kasi given na marksman tsaka ano yan. Dalawa yung core nila guys, sa amin iisa lang. Kaya nag-i-step up na lang ako sa game na to. Naghahanap ako ng paraan para matugunan yung kulang na slot ng isang core. Kumbaga, hindi lang Esme yung nagiging core namin dito. Magpa-farm ako para matapatan ko yung farm ng Esme. Actually, ako nga nauuna sa gold dito eh. Ayan o. Kita nyo lag. Nag-lag ako dyan guys. Now, may inis ka na lang eh. May inis ka na lang. Legit. Pero hindi ako minto guys. Pinilit ko talaga to. Hindi ako sumuko sa game na to. Talagang nagkamali pa nga. Huwag niyong masyadong i-stress yung sarili niyo sa ano guys, pressure. Sa failures. Mga error nangyayari yan. Hindi niyo may iwasan yan. Just be ano. Confident lang lagi na kaya niyo bumawi sa isang pagkakamali. Kasi pagka ganun mindset niyo guys, hindi kayo matatalo. Matatalo man kayo sa game, at least experience ang dadagdag. Experience ang panalo niyo. Dito medyo out of position kami dito guys. Kaya ako dumistansya ako. Hirap guys. Nakuha pa nga yung Lord. Ayan. Mahirap na talaga sa part na guys kasi dalawang core nila. Sa amin iisa lang. Kaya nag-i-step up na yung ano, Helcurt ko. Yan, ginamit ko na yung SS ko guys kaysa mapatay ako. Kasi, oo, may SS ka pero... Yeah, pagka wala kang buhay, yun ang silbi ng SS, guys. Yeah. Distansya lang talaga lagi, guys. Blind spot, kasi biglaan ng labanan ni ano, Helcurt. Yung gulatan yung palag ni Helcurt, guys. Ayun, yun yung nangyayari, guys, pagka basta dive ka lang. Katulad ng ginawa ko, basta lang ako nag-dive, guys. Kaya iwasan nyo yung nagda-dive kayo ng ganun. Kita nyo, mapapatay na yung Atlas, pero yung Granger inun ako. Kasi, core yan guys. Mas mahalaga ang core. Ayan o, isa pang lag. Naiinis na ako dito sa lag guys, promise. Pero, focus pa rin. Kahit na naiinis tayo, i-channel natin yung galit natin para nagdagan yung skills natin sa player. Imagine ninyo na comeback namin tong laro na to. Sana all, di ba? Dito, alam kong hindi ko na kayang pumalag guys, kaya nag-farm na lang ako. Baka kasi may magsabi na ayaw ko tumulong. Guys, mahirap pumalag ng low life kay Helcurt. Kasi talagang squishy hero ang Helcurt kung walang proper farm, walang proper timing. Squishy hero siya guys. Ako, tamang farm lang. Ayan guys. Tamang farm lang tayo. Dito, nagbalak pa ako ng ano eh, mag-invade ng red buff. Pero, naisip ko, patience na lang muna. Maghanap ng mas magandang timing. Kasi, timing ang labanan dito guys. Late game na to eh. Ang makakakuha ng tamang timing, sila mananalo sa laban. Ayan guys, tama abang lang kami sa bush.
ito ang halaga bakit kailangan tank ang mag-check bush, guys. Ayan, no, katulad na lang yan. Nadali yung dalawang core na magkasama. Ito, kinakat ng ano eh. Kinakat ng... Marunong yung ano, X-Borg, guys. Kinat niya yung ano, lane. Hindi na namin pinilit yung Lord dito eh. Pinilit ba namin? Hindi, hindi. Rekta na to, guys eh. Kita nyo na kung paano mag-comeback ng game. Talagang patience ang labanan, guys. Ang unang mainip sa isang late game na laban, siya ang matatalo. Katulad nun, hindi nila hinintay yung tank nila na makapag-check bush. Kaya yun yung nangyari. Ayan, nag-focus tower na lang kami, guys. Yan, nice game. Comeback lang, guys. Anyway, kung nagustuhan niyo yung content ko for today, like and subscribe. And if you want to be updated, press that notification bell for more. As always, mas maganda kung papanoorin niyo yung mga nauna kong video, guys. And MVP pa nga. MVP talaga, guys, pagka ganun. See you next time, mga idol.